Kumusta si PJ sir? Nung nakasama niyo siya? Sa akin, mabait siya. Hindi ko naranasin, nabugbog ako. Pero may balita, may mga nabubugbog. Kaya lang, binibigyan ng pera. Oo nga daw po. Kaya yung, ang nagkwento niya, si, hindi direkta sa akin, si Roel Bernal. Sabi niya, basta wala akong pera eh. Hindi na ako pwede pabugbog kay Fernando po. Bakit? Eh wala na akong ngipin. Kumusta kayo, mga Andre? Welcome to Saray TV. Ang aktor na tampok natin sa video na ito, mga dre, ay isa sa mga madalas na i-request ng ating mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Nakilala siya sa mga maaksyong pelikula tulad ng Magdaleno Orbos, Sa Kuko ng Mga Lawin, Gascon, Bala ang Katapat Mo, Mangkaw, Bangis, at Buhawi Jack. Maraming salamat kay Ginoong Amir Fernando na tumulong sa amin na makontak at makakwentuhan ang isa sa aking mga hinahangaang character actor na walang iba kundi si Ginoong Alex David. Hello, ma'am. Good afternoon. Hey, ma'am. Sinabi nila yung ganito na yun? Opo, si tatay niya po kasi hindi siya sentimental sa mga bagay. Kahit po yung mga gift wrapped na mga regalo sa kanya. Talaga? Opo, ganun po siya. Galing ah. Hi, sir! Hello po. Sa wakas. Si Rai. Miss ko rin niya. Hello, hello. Finally, sir. Maganda. Ako po si Rai, si Bel po. Hello. Ikaw si? Yung kausap ko. Ah, yes. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo at ako po ay natutuwa at nagagalak. It's my honor na maging bahagi nitong Rai TV at talaga pong nagpapasalamat ako at sinadya pa nila ako dito para ma-interview. Maraming salamat po. Thank you po sir, anytime po. Rai and Jobel. First of all po, ako po si ano, gusto pong magpakilala sa inyo. Ako po si ano, si Alexander Santos de Jesus. Taga ano po ako, taga Concepcion Tarlac po ako. Doon po talaga ako isinilang. Bago po kayo napunta sa movie po, ano pong pinagkakabalahan niyo nun, sir? Nung bago ako mag-artista, actually pagkatapos ng high school ko, nangarap na ako mag-artista. Talagang sabi ko nga sa tatay ko, sabi niya, ano bang ang gusto mo? Sabi ko, mag-artista. Pagulat tatay ko, ha? Sabi niya, pabihira yung ano mo, masyadong ano, kanya, mataas ang pangarap mo. Sabi ko, eh di ba sabi mo ka ako tay, if there's a will, there's a way. Sama. Tapos, oo nga anak, sabi niya, kaya lang, kaya mataas ka, sabi niya. Kasi wala kang connection dyan, wala kang kamag-anak. Hindi katulad kanya ng mga Salvador, ng mga Po Junior, yan. May mga ano na yan, may mga pundasyon na yan, may kilala na. Ay, sabi ko, hanapin ko. Bago ako naging artista, tailor ako, tailor. Nag-aral ako ng ano, since na kasi mahirap lang kami, hindi ako kayang ipapag-aralin ng magulang ko. High school self-supporting na ako, nagtitinda na ako pandesal sa umaga, every weekend, Saturday, Sunday, umaga pandesal, tapos sa tanghali, yung popsicle ba, ice drop ang tao, tapos pag pagpanahon ng taniman sa bukid, nagtatanim ako. Okay. Ganun ang buhay namin, tapos hindi naman kami nagutom. Dahil ang pagkain namin, nandun lang sa bukid. Tama. Yan ang kagandahan sa probinsya, sir, ano? Andun yung damo, andun yung kangkong, tapos yung nanay ko masipag magtanim. Meron kaming maliit na lupa doon. Okay. O punong-puno, para bang ano, bahay kubo as in. Okay. Dahil ang bahay namin talagang pagpasok mo, yun na lahat eh. So yun, sabi nyo nga po, sir, no, nasabi nyo sa father nyo na gusto nyo mag-artista. Paano nyo naumpisahan yun? Nung matapos ako ng tailoring, namasuhan ako sa Angeles City. Sa Angeles City. Sa may Diamond Subdivision. Doon. Merong doon sa shop, merong isang gabi, merong cocktail lunch, parang beer house, parang karaoke bar, ganun.
ang pangalan nun, mga cocktail lunch. Mm. Eh, ang mga customer doon, dahil Angeles City, puro mga GI, mga Amerikano, mga American soldiers, nung sa kanila pa yung Clark, nung hindi pa ganyan. So, dahil gusto ko talagang kumanta, nagpaalam ako sa boss ko na pwede ka ako mag-insayo ako sa isang club para kumanta. So, yun na, no? So, di lakas loob akong nag-apply doon sa club. So, di tiningnan yung ano, binosesan ako. So, sige ka niya, practice ka. So, practice ako sa gabi. Kaya lang, ang kondisyon, pag may customer, baba na ako sa stage. Kasi combo eh. Walang video kay combo pa. That was 1975-76. Now, di habang kumakanta ako, meron akong tatlong kanta. Tatlong kanta yan. Three sets. Ibig sabihin, three songs in one set. Opo. Ngayon, kakanta ako basta wala pang audience. Opo. Yan, di ba? Walang audience, sikanta ako. Bukas naman nagkaroon ng audience, tapusin ko lang yung isa. Halimbawa, kumakanta ako isa. Tapos may dumating na customer sa akin, oh, naku, lagot na, hindi ko na makakanta yung dalawa pa. Kasi bababa na ako, matik na yun, usapan na namin yun. Kakanta na talaga yung singer namin, yung singer ng combo, dahil may customer na yun. So one time, kumakanta ako, eh, hindi ko alam kung nasa pangalawang kanta na ako. May dumating na dalawang GI, may kasamang babae. Galing sila sa Manila raw. Negro, black American. Naka-ano sila, naka-dodge Plymouth ba yun? Basta American car. So sila ang unang customer doon sa club. Nung dumating sila, yung sabi ko nga sa'yo, naku. Sabi ko, hindi ko na matapos yung tatlo kong kanta. Sabi ko, ma'am, sabi ko, andito ako eh, Manila yon. Isama ka namin. Kailan o? Ngayon na, ang gusto mo. Di ba papalakpakan mo yung ang bilis naman ng pangarap ko. Ang bilis na sagot ni God. Snap lang, no? Hindi ko, ganito ba kadali mag-artista? Sabi ko, ganun. So, hindi pa naman ako masyado sa word of God noon. Okay. Eh, basta inano mo kay God, bibigay niya. Now, ito na. Ano po ako, kaho, nagpa-practice lang ako. Sinabi kong meron akong boss. Opo. Na tailor ako. Eh, malakas ang ano nun dahil wala pang RTW. Opo. Malakas ang tailoring, yung mga made to order. Yes. Okay. Tapos nga sabi niya, di magpaalam ka na ngayon. Sabi, magpaalam ka na ngayon. Tapos sama ka na namin, bukas babalik ka Maynila. Aba, di nagpaalam ako sa boss ko. Alam mo, napakabait ng boss ko, binigyan niya akong damit. Kasi tailor nga, yung mga hindi nakukuha, opo. Yung hindi na natutudos, kaya lang, lumulubog ako. Kasi mga American size. Pang mga kano. Pang kano, lumulubog yung. Tapos yung bewang, ang gandibdib ko. So, ginagawa ko para niya. Ulo, pagdating ko doon, di kinabukasan. Lumos na kami ng Maynila. Sipin mo. Wala akong iniisip na ano ka mo, baka mamaya, ano to, budol-budol, or what, baka mas kami to. Yes. Wala, iniisip mo, basta ito gusto ni God. Yung hinahanap ko. Wala, walang kagato. Hindi nyo naisip yun, sir? Na parang baka niloloko lang ito yung mga to? Parang hindi. Ganun ako kaanis, kaya madali ako maloko. Kumbaga parang nagtiwala ka agad kayo, sir. Oo. At saka, ganun ako ka-honest, Rai. Maging ngayon, kaya madalas naloloko ako, naloloko kami. Pag sobrang bait mo ba, yung mapagkatiwala ka sa tao. Totoo. Hindi kami mapaginala sa tao. Pero in the end, si God, hindi kanya pababayaan. Totoo naman yun. Okay, tapos kinabukasan, pumunta na kami doon sa mami na sinasabi niya sa Kalokan. Sa 10th Avenue, ang pangalan nun si Mami Pilingkudya. Alam nila yun. Parang Piling Kuja, caretaker siya ng mga talent. Okay. Ang tawag nun, extra pa. Parang talent coordinator. Talent coordinator. Sa halimbawa, pag kumuha ng mga extra, sa siya, kanya. Ano, oh, sampung ano, sampung lalaki, sampung lalaki, ganyan-ganyan. Yun siya. Si Mami Piling Kuja. Hindi ko siya malimutan. May she rest in peace. Pinup ko pa ko nun. I mean, mamakita niya ako. Alam niya kaagad. Oh!
Kapampangan eh. Sa accent ko, Kapampangan. Baguhin mo yan, baguhin mo yan. Ganyan, ganyan, ganyan. O, maglakad ka nga, maglakad ka nga. Eh, ano yan eh. Kapatid yan ni Mengay. Kasi yung Caloocan 10th Avenue, nandun daw pala yung Premier Theater nung araw. Nung araw, okay. Sa Caloocan. Oo. Nandun yung Premier Theater, kaya malapit dun, yun ang trabaho nila. Okay. Oo. Pero nung ako yung naging extra sa kanila, ano na kami, sa Sampaguita. Nag-umpisa kayo, sir, extra-extra muna. Oo, extra. Maliliit na role lang muna binibigay sa inyo. Alala niyo yung first movie na sinama? Ay, Vilma Santos, mga Rosa sa Putikan. Ako'y dakilang kagahaka dahil hindi ko tinanggalan ng tingin si Vilma Santos. Mga Rosa sa Putikan, sa MH Del Pilar, apo, sa Adam and Eve Club, night club. Tapat yun ng Mayfair Hotel. Ngayon din na yata Mayfair Hotel yun. Fortunately, nung mag-aral ako ng SOS, katabi yun, yung gym, katabi nung Adam and Eve. Ah, magkatabi lang? Magkatabi. Siguro one block lang ang pagitan. Okay, then. Sabi ko, galing na ako dito ah. Ito yung... hindi ko malimutan yun. Nung makita ko si Vilma Santos, talaga hindi ko siya, wala pa shooting, no? Parang may starstruck kayo, sir, no? Starstruck talaga. Mm. Lalo na nga, nung makita ko si Victor Wood, idol na idol kayo, dahil mga kanta nun. Opo. Maski anong sabihin mo kanta ni Victor Wood. Alam nyo. Para kang naghulog lang sa jukebox. Ang pinakamaganda rito, Ray. Sige, sige po. Ang pinakamaganda rito, bago ako nakita talaga ng mga... Alam mo na, yung mga director, yes, hindi ko nababanggitin. Apo. Mga director, mga writer, na humaling. Ibang nakita nila, may potensyan. Parang ganon. Siyempre. So, yun na. Pero hindi tumagal yun ng isang taon. Hindi tumagal ng isang taon. Ang daming nakakita sa akin para pwede akong bida, pwede akong artista. Opo. Ang pinakamaganda rito nung ako'y extra, hindi ako nawala ng pelikula. Talaga po? Extra dito, extra doon. Lagari? Oo, lagari ako. Talaga? Oo, kaya tuwa si Mami Piling sa akin. Kasi nire-request ako eh. Pati sa mga party. Alam mo, may birthday o ano. Kasi sir, talagang yung aura niya din po. Siguro tapos, noon, ganun, di ba? At tapos may sinasabi silang lucky charm daw ako. Ganun, ibig sabihin ako naman natutuwa ako doon. Kasi kung yun ang key para doon sa ambisyon mo. Ngayon, one time may pelikula, one time may pelikula si George Regan. Tatak ng agila sa Sampaguita ang location. Opo. Ando si Lito Lapid. Ah, okay. Stuntman, dumodobol kay George Regan. Ah. Stuntman na siya. Ako extra pa lang. Opo. So may eksena, nagiinom si George at saka yung kainuman niya, babae. Kami ngayon yung meron doon. Ako ngayon, isang director. Yun na. Umpisa na yun, pinakilala na ako, Betler. Hanggang sa nakasama ko na nga, nagkita na kami ni Lito Lapid, ni Philip Salvador, ni Efren Reyes Jr. Doon na kayo na sa akin. Yun na yung mga nakasama ko na noon, nakasabayan ko na. Kagrupo. Apo, nag-stunt po kayo, sir, no? Nag-training po kayo noon? Oo. Pero bago ako nag-stunt, nag-extra nga ako dahil hindi ko pa alam yung... Apo. Tapos, dahil nga accent ko Kapampangan, nag-radio ako. Kay Tina Loy, radio talent ako. Okay. Para mawala nga yung ano ko. May straight niya yung... Oo, yung baay tsaka. Yung walang H, nilalagyan ng H. Yung A, di ba? Baay, o. Ganun eh. Kapangan accent. Oo, ganun. Alam mo ko pa pang ganyan. So yun, pinasok ko, nag-workshop ako dyan. Then, hanggang sa pumasok ako ng stuntman. Yan. Nung nagpumasok ako ng stuntman, dinugroom ng bida noon si Lito Lapid. Yung Jess Lapid story. Ako, kasalukoy pa lang nag-i-stand. Lapid noon, patay na po siya noon. Patay na. Kasi siya yung tsuhin niya. Opo, yung tsuhin po. Oh, yung storya noon. Oh, yung nando sa yes. Ano mo, content mo. Yun,
No, yun ang ginawa nilang story, yung Jess Lapid story. Kasi noon, si Lloyd, si Jess Lapid Jr., eh bata pa. Apo. Hindi pa siya hinog, kumbaga. Correct. Kaya itong si nanay niya, si Belia, Belia ata ang pangalan niya, yung nanay ni Jess Lapid, binenta ngayon yung rights ng buhay ni Jess Lapid kay sa producer ng Jess Lapid story. Okay. Myrick Productions, si Jesse Chua. Apo. Kaya kila, ama, naririnig. Alam po, siya po nag-alaga kay Senator Lito Lapid. Yes, siya nag-alaga siya. Marami siya inalaga pag nakita niya star builder. Yan ang tawag sa kanya. Diba? Sabi natin, parang si Herman Moreno, star builder yan. Apo. Lino Broca, star builder din yan. Ang alam ko, nung magpaalam si Lito sa amin, ay si Philip. Apo. Si Lino Broca ang kumusta kanya. Yung kung natatanda naman yung pelikulang Mananayaw. Apo. Hindi naman aksyon. Medyo may pagka-semi-bold pa nga yata. Di ba? Yung parental diba, guidance. Di ba, doon nalinya doon dati si Kuya Ipe, no? Oo, yung Mananayaw. Yung kakatambal niya si Chanda Romero. Apo. Yun. Doon sa nalinya. Kaya nagulat ako nung mag-aksyon siya. Tama. Kasi super kinis kung nakita mo na si Ipe. Apo. Super kinis. Alam mo bakit? Kasi usong-uso yung ano, yung action. Oh. Kaya lahat na lang nagaan. Lumitaw na si Jeric Rabaljan. Oh, mga bata. Lumabas na kung sino-sino lang. Si Robin Padilla. Opo. Pati ako, ang nakikita nila sa akin noon, action la, ano, drama. Mm. Eh, nung mag-action, ginawa na nila akong drama action. Okay. Yun ang nangyari. Kaya ako nag- Kung nasabag po kayo, sir, drama po ba or action kagad? Drama. Drama muna? Drama, oo. Yung break ko, drama ako eh. Ah, okay. Drama okay. Siya. Hindi siya ano. Mm-hmm. Pero nag-i-stunt na, nag-aaral na ako ng stunt noon. Stunt noon. Kaya nung sumikat na si, ano, nung sumikat na si Lito, actually, huwag mo na, kumpare ko yan, inaanak niya yung pangatlo ko. Apo. Kaya ako siya ginawang ninong dahil sa bait niya. Ala pa siya sa, ano, no, politika. Hindi Dalvida. Si Lito ang nagpakilala sa akin doon sa director-writer. Ah, okay. Kumbaga, nung nandun kami sa pagit, kanya pakikilala kita kayo. No? Pero matunog na ang pangalan ni Lito noon. Ah, stuntman pa lang siya. Postbong na siya. No? Oo. Yung ano lang siya na pinag-uusap. Sabi ko, sino ba ito Lito Lapid na to? At siya pinag-uusapan. Asa ba si Lito Lapid? Ganyan. Inahanap siya. Okay. So matunog na ang pangalan niya. Kaya na ano, sino ito Lito Lapid na to? So pinagtanong ko, sino ba yan? Sina, ay si Lito Lapid. Edi nilapitan ko. Sabi ko, hindi ko alam paano yung lapit. Kasi ako mahihain din eh. Hindi ko alam paano kami nag-meet. Walang kagatol-gatol na siya, halika, tulungan kita, pakilala kita kay Direk. Sabi niya nga. Ganyang ka low profile siya, no? Down to earth si Lito. Maski ngayon, pag pumunta ako sa Senado, nitong na-down kami. Apo. Talaga nga siya down. Na-down kami. Ngayon, medyo meron na kaming nakakain. Praise God. Galing kami doon. Gapang kami. Dumanong kami, tapong mapang kami. Kaya that's why yung bahay namin, hindi namin napatapos. Apo. Kung pupunta ako doon, binibenta namin yung ipundar naming lupa doon sa Navaliches. May purpose ako. Tapos, humingi ako ng tulong na magkatrabaho. Pero ang hiningi kong tulong doon, mag-abroad. Kasi, hindi mo na po na yung ma-artista pag nawala na sa Lamilight, ang takbuhan. Abroad. Kasi, para bang nahiya kang magipagtrabaho. Sino po yung, kwento niyo naman kami, sir, sino po yung mga nakasama niyo sa ano, sa action movies tayo, sir? Pag-usapan FPJ? Natin yung... Okay, FPJ. Lito Lapid yan. Siyempre. Marami. Monsoon. Kasi, pag nag ano yan, pag nag-press call niya, nahanapin na kami. Ano po? First choice kami. Kami unang-una. Yan, may grupo kami na kami. Ay, parang Fernando po. Pag Fernando po, Paquito Diaz, si Nonong, sila Nonong. Yan, sila Rene Hawkins. Apo. Yan, sila... Basta yun. Sir, hindi alam nung karamihan, sir, na FPJ boys po kayo, sir, no? Maaring hindi. Kasi kanina. Extra lang ako nun eh. Opo. Extra. Ang Totoy Bato, durugi si Totoy Bato, nandun ako. Kami kasama niya doon sa ano, yung last fight niya. Meron ako dito. Na, opo. Ang kita lang sa akin yung balakang. Talaga. Kumusta si FPJ, sir, nung nakasama niyo siya? May mga experience po ba kayo sa kanya na ano, nabait naman ba or... Sa akin, mabait siya. Hindi ko naranasin, nabugbog ako.
Pero may balita, may mga nabubugbog, kaya lang binibigyan ng pera. Oo nga daw po. Kaya yung ang nagkwento niya si hindi direkta sa akin, si Roel Bernal. Sabi niya, "Busa, wala akong pera, eh hindi na ako pwedeng pabugbog kay Fernando po." Bakit? Eh wala na akong ngipin. Inubos na raw ni may kwento 'yon, ibang niyaya niyang inuman. Nag-pass si manager. Okay. Ang tawag diyan, manager. Okay. Ang respeto kay Fernando po, manager. Mm-hmm. Kapag tinawag mo yan na Rani, ibig sabihin kaibigan ka niya, dikit ka sa kanya. Ganito yan ang FPJ Boys eh. Mm-hmm. Ito ang number one, FPJ Boys. Paquito Diaz, Romy Diaz. Yan ang group one. Mm-hmm. Sa group two, yan si Eddie Patis. Mm-hmm. Sila Antiporda, kung sino-sino dyan. Mm-hmm. Pero ang group 1 dyan, Paquito Diaz, Max Alvarado, Rene Hawkins, Jimmy Santos. So talaga po. Di ba? Ngayon ang group 2 dyan, nandyan na si Eddie Patis, saka yung iba pa, kung sino-sino, hindi ko na alam ang pangalan. Na, kami ngayon ay nasa group 3, last group. Ah, okay. Yes. Ibang, kami yung mga pandagdag lang talaga. Sila at least meron silang mga line, yes. May exposure. Okay. Kami yung unang-unang, alam mo, Barilan. Una kaming namamatay. Pangalawa sila, Eddie. Ayan. Kumbaga, kung limang araw kami, sila sampung araw. Pinakahuling namamatay sila... Aya, Paquito okay. Diaz, Max Alvarado, yeah. Rene Hawkins, okay. Jimmy Santos. Itong okay si Tom eh. Telebabasa. Telebabasa, okay din yan. FPJ Boys. Wala, oh, wala akong masabi dyan sa mga yan. Minsan, lasing si manager, si... Napunta siya dyan doon sa Bali mentor ko. Mm. Dahil ano niya eh, kaibigan niya Bali. Apo. Last dos na madaling araw yun. Kasama si, kung narinig mo, yung Rudy Mayer. Yes, kilala ko. Director Rudy Mayer, kabikita niya yan. Mm. Tapos, ang driver niya si Jumbo Salvador, kapatid ni Philip. Okay. Salvador. Punta sila doon, Elasin. So, pumasok. Eh, nakasando lang ako kasi gabi na eh. Nakapantulog ako. Apo. Napansin niya ako. Ang niya. Pero matandaan si Fernando po. Hmm. Sa, oo, oh, matanda. Talaga. Sabi niya, eh, PJ Boys ka, no? Sabi naman, oo, oh, oh, manager. Putang, ganyan palang, ganyan palang kaganda katawan mo. Yes. Lalo na nung araw. Then, sabi niya, ba't hindi mo siya sinasalang sa akin para sa suntukan? Oh, sarap mo suntukin na. Sabi niya yan yung sinasalang. Ba't hindi mo sinasalang ito? Oh, ang sarap ka suntukan. Kasi nag-aanap yan ng malalaking tao pa suntukan. Kasi malaki siya eh. Eh, gusto niya yung mas malaki pa sa kanya para convincing na matabang siya. Okay. Katulad nung ano, na banggit nila si Max. Totoo yun. Apo. Ni Eddie. Pinatawag nagpahanap mo. Siya ng malaking tao na bago na oh, hindi kilala. Hmm. Oh, so, naganap kayo. Eh, alam mo naman yung mga yan. Talagang parang tilong-talilong maghanap at maghanap. Okay. Meron pa isang comedy, kumbaga comedy, napakaganda. Okay. Kumbaga, nare-refresh din yung apo. Showbiz life ko, no? Mm. Meron daw, hindi ako kasama, okay. Andalusia ang movie. Kumpare niya yan eh. Sino po? Si Chabit. Ah, okay. O, kasama akong nung mag-sini yan, doon sa swimming pool ni Chabit. Mm-hmm. Swimming pool to, tapos biglang nawala. Yung pala may underground, pupunta sa kwarto sa bahay. Ang galing, no? Biglang nawala doon sa close yung close. May portal, sir. Oo, may portal. Gusto nakita namin, nasa kwarto na, lumalabas na, nakabihis na. Ito na. Mga secret. Yan, saan niya? Isa ka niya, eh, sala mo to, sarap bugbugin. Akala ko, bugbugin ako. Kasi meron daw trip na ganyan si Fernando po. Opo. Lalo pag nainis sa'yo. Lalo pag galit sa'yo. Yan, narinig mo na siguro. Opo, opo. Pag galit sa'yo si Fernando po, magtago ka na pag lasing siya. Hahanapin ka niya, bubugbugin ka niya. Talaga, sir? Oo. Kaya noon, nung nandun kami sa lawag, sinusuting namin yung ano, ang alamat, ang lalaki, ang baril. Mm. At saka yung lihim ng Guadalupe. Opo. Nagtago na yung nung malasing na, nasa second floor kami ng hotel, nasa baba siya eh. Nasa baba yung kanyang kwarto. Ako na kanya kung doon, nagtago yung iba sa amin, sa kwarto namin. Ako na kanya dito. Bakit? Ayan, doon, lasing si manager, mabubugbog kami, mabubugbog. Ang niya, Fred! Ayan, tinis na boses niya pag sumigaw eh.
manipis ang boses. Mm. Kaya dinadab yun eh, para para maging lalaki ang boses niya. Mm. Fred! Ako, tago siya sa aming kwarto. Sino yung Fred yung writer niya yun, Fred Navarro. Ah, Fred Navarro. Makikita mo yan. Apo. Fred Navarro yun. Oh, so, totoo yung mga kwento. Oh. Mm. Kaya nung sabi ni Mayor, sabi ni Mayor, nung ginaganong-ganon ako sa mahigdaan ng ganyan, nung makita ako, pababa kasi akong ganyan. Ganyan pala ng katawan mo, ganyan, bug. Po kayo nagkasama, sir, sa pang ano po yan? Ni FPG? Durugin si Totoy Bato, ang lihim ng Guadalupe, ang alamat, ang baril, ang lalaki, ang alamat, ang baril. Okay. Tapos, mahal saan ka nang galing kagabi? Manager, si Commander, parang gano'n, silang dala. Yung comedy? Apo. Yung action comedy. Saan ka nang galing kagabi? Ngayon, manager, si Commander, ayun na si manager, ayun na si Commander. Yun, doon ako. Yun ang mga pelikula ko sa kanya. Ano po yung mga, ano sir, yung tatanong ko lang, yung pinaka tumatak sa inyo ng movie sa buong karir mo, action movie? Actually, ang pinaka gusto kong tumatak, hindi yung nagbida ako eh. Actually, hindi yun ang title role yun eh. Yes. Ang title role dun si Melanie Marquez. Ako lang leading man niya. Hindi ako nagkaroon ng title role. Yes. O bida. Yun ang frustrations ko. Tama. Bakit? Kumbaga, hindi kompleto. Hindi ko na... ang pinakatumatak sa aking role, nitong naging kontrabida na ako. Yung Bangis. Yes, siyempre. Si Monsur ang bida. Mm. Ayun, umikot-ikot kami sa bida ng mga Regal dahil Regal contract ako ng Regal. At saka ano kayo dun, sir, no? Kahit ako, tumatak kayo dun, sir, eh. Bangis. Yes, nakita mo ba yun? Ako po. At saka yung isa. Buhawi Jack. Yun, Buhawi Jack. Kay Monsur din yan. Kasama nyo sila Raymond Quiano. Sila Raymond. Yan. Yun. At tapos yung isa pang gusto ko, yung kay Lito Lapid, yung Aguinaldo. Aguinaldo. Agila ng Cagayan. Mm-hmm. Yan, maganda yung role ko. Maliit lang, pero malaman. Okay. Malaman yun. Salbayo ako sundalo dun eh. Pinatay ko si Ernie David. Ah, ganun po. Di ba meron ka ng ano nun? Opo, kay Ernie. Ernie David. Opo. Ako pumatay dun. Ano ako, may war shock ba? May war shock ako. Galing ako sa ano, sa Mindanao, ganyan. Parang yun ang role ko. Mm-hmm. Kaya ako ang problema ni Lito Lapid. Wala nang ano sa akin, kangaro ko. Pag nainis ako, papadahin kita. Sa tulad, di ba, mga ganun. So, yun. Ang mga tumatak, yan ang mga tumatak sa akin. Yung... Kila Monsur. Oo, number one, yung Bangis talaga. Tsaka yung ano, yung kay Soren, tsaka kay Dan Fernandez, yung kahit mabuhay kang muli, ang ganda nun, drama siya. Kung ano, i-watch mo yun. Gustong-gusto ko. Mm. Bakit gusto ko? Para bang nakita ko yung, pwede pala ako sa drama. Dramang salbahe. Mm. Ako ang villain doon na drama. Mm. Sa lahat po ba nang nakasama niyong malalaking artista, sir, big stars, sino po yung masasabi niyo malapit sa inyo? Lito Lapid. Lito Lapid talaga. Oo. Naging hanggang host ngayon. Kayo. Talaga po. Kwento niyo naman kami kay Senator Lito. Kay Lito? Kami, katulad ng sinabi ko sa'yo, di ba naubusan kami? Kasi kapag extra ka, at saka stuntman ka, huli ka sa pila. Yes. Sa catering. Mm. Hanggang sa maubusan ka kasi yung mga umuulit. Mm. Ang umuulit dyan, yung mga may pangalan. Pagdating namin ngayon kami dalawa na lang. Aba, wala na. Sabaw na lang na sinigang inatira. wala na eh. Mga ganun, siyempre. Hindi naman kilala si Lito, di ba? Wala na. Ano na lang to? Wala na rin plato. Mga discrimination. Kaya nung ako'y napunta doon sa puntong yon, na ako na sinisilbihan, dumating ako sa puntong gano'n eh. Apo. Na libre kami sa hotel, mayroong taga-silbi sa amin, mayroong kami lamesa. Kumbaga, nandun na ako sa kategoring gano'n kasi kontrabida na eh. Lagi kong naalala yun. Yung pinanggalingan niyo? Pusa, punta ako doon sa mga extra. Yeah, bibigay ko yung pagkain ko. I mean, kasi sabihin na natin
sobra na yung binibigay. So, kakain akong konti. Kasi, yung ugali ko, pag nasa shooting ako, hindi ako nagpapakabusog. Kasi, kuminsan, magpakabusog ka, tapos alauna, oh, shoot na! Tatakbo ka, paano ka tatakbo kung busog ka? Tama, tama po. Kaya kung ang dala ko nun, puro skyflakes, candy. Kanya, lalo pag nasa bundok, hindi ako nagpapakabusog. Then after the shooting, dun ako magpapakabusog. Tama. So, nangyayari, pagkakain akong konti, bibigay ko dun. Sa mga, alam kong konti. Hindi ako nag-ano, hindi ako nagpapapogi. Kasi galing po kayo dun, sir, eh, no? Yes, that's me. Naiintindihan niyo po sila, eh, no? Oo. Anong bahay niya sa Pampanga, sir, ano? Ang dami dito sa Valle Verde, isa, Quezon City, meron dun sa may dulong lagpas ng Ever. Pilimbes? Pilimbes, Pilimbes. Yung dulong-dulo dun na bahay, opo. Tapos dead end na yung pader na. Ewan ko kung nakapunta ka na ron. Meron pala dun siya. O, dun, napunta ako dun. Ang kagandahan kay Lito noon, Lito, noon, pag nangailangan siya ng singer, ayan, patatawag niya ako. Talaga? Oo. Pare, nung kumpare ko na, pare, Moon River. Mag-re-request, okay, so, parang jukebox, ha? Moon River! Eh, nagkataon, di ko master ang Moon River. Wala ka bang ibang gustong kanta? Wala kang balo? Ano na mo? Ayun, buriko yan, ha? Ang gano'n, ay, hindi ako kapampa. Ganon kami ka, ano? Ganon kami ka, ano? Kasi ni... kapampangan din siya, sir. Eh. Oo, hindi, aside from that, talaga nagkasama kami. Nagkasundo kayo? Nagkasundo kami. Unang-una, sabihin natin, kaya nagkasundo kami dahil mabait siya. Same, siguro, St. Peter's kami. Yes. Bisal ganong ano. Of course, sir. Kasi ako, maski ano ka pa, maski bida ka pa, kung ano ka, pag hindi ka, hindi tao, touring mo sa akin, hindi ka rin tao sa 776, nag-extra na ako noon. Hindi ko na mabiling yung extra. Tapos nung magkaroon ako ng introducing, isag-isag ng bating ako, si Tim yung Marquez pa rin, tatay ni Melan. Talagang nakita niyang siguro, saka in-introduce niya ako, introducing. May potential. Tapos talagang inani niya ako. So nakita, at sa kanya ang galing, yung Alex David. Okay. Sa kanya. Kasi ang ginagamit ko noon, Alex de Jesus. Opo. Ang sabi niya, sikat na sikat si Lito noon. Sabi niya, hindi na uso, hindi bagay yung... Ang kausap si, ano, yung director, hindi raw bagay pangalan ko dahil de Jesus. Eh, gugroom akong action star. Opo. Drama action. O kanya, masyadong malambot yung de Jesus niya. Mag-anong kayo, dictionary, ay yung ano, yung telephone directory nun. Apo. O, sabi mo kay Alex, sabi rin nun, punta sa akin yung director. Actually, hindi man ako ang bida rin. Sa ano po? Sa cast of character, yung kami ni Hilda. Mm-hmm. Ako lang, one of the goons of the bida. Ah, okay. O, nung sinabit sa kanya yung story, hindi kanya, si Alex ang gusto ko rito. Talaga? Ay, Jesus Maria, sa lumandag ako, mataas pa dito yung sabi niya, ano, lumandag. Tingnan ako na akong tugdo siya. Siya pala nagbigay ng break sa inyo, sir. Oo, talaga, si Artemio Marquez. Okay. Siya ang nagbigay. Mm. Eh ngayon, nung naus yung bold, gusto niya mag-bold ako kasi walang, alam mo yung naiibang hayop? Yes. Yung si Irma Alegre, Bagito rin. O isa ako doon, one of the three boyfriends of... At saka... One of the boyfriends na... of Edgar Mandy, yung role ni Edgar Mandy, akin. Ah, okay. Eh, hindi ko kaya mag-ubad. Sabi niya, practice ka. Magano ka sa lalim. Ay, siya akong ginawa naman. Talaga naiya ako. Hindi niya talaga sa forte, sir, no? Hindi. Pero kasi ang lakas ng bold noon daw. Ay, kaya nga naman niya. Kawawala ang action movies daw noon, eh. O, eto na nga, Ray. Kumbaga... Kaya naudlot din sa akin eh, yung pagkakaroon ko ng break, biglang nag-bold. Okay. Biglang pumunta ang bold, pati action films, nawala noon, hindi pwedeng banggain niya. Kasabi nga ni Eddie Patis, pwede ba banggain niya kanyang mga naguhubad? Tama. Yan, yun ang nangyari, naapektuhan ngayon yung action stars, naapektuhan yung pagbibuild up sa akin. Kaya sabi ni Artemio Marquez sa akin na pinatawag niya ako, oh, may project tayo, Lex. Kaya lang, bold. O kasi puro bold na nga. Opo. Ang daming quickie producer noon na gano'n, bold. Talaga, nagsulputan. O kasi paano, isang kama lang ang pwede na eh. Oh. O di ba, yung story, isang kama lang. Opo. Tapos na yung pelikula eh. Opo. Di ba? Eh yung action picture, pusa dalawang buwan. Gastos pa, no? O, magastos pa, million. Eh yun lang, isang kwarto lang. Nagkakatalo na. Tapos limpak-limpak pa yung kinikita, paano ka sasabay? Tama. Hindi ko kaya talaga. Sayang. So, bigyan kita kanya isang linggo. Balik ka dito. Bumalik ka. Pero mo. Yung hindi nyo pagpasok sa bold, sir, pinagsisihan ni Bupa? Hindi.
Kasi number one doon na hindi ko kaya. Hmm. Ang inaano ko na lang doon, just for the sake of art, artista ako. Right. Gusto kong pakitang versatile ako, versatile actor ako. Tama. Like Eddie Garcia, lahat kaya niyang gawin. Hmm. Pero in the end, iniisip ko yung pamilya ko. Pagpasok ng 90s hanggang 2000, humina yung action movies pa. Oh, yeah. Isa po ba kayo sa naapektuhan nun, sir? Oo, kaya umalis ako eh. Humina na, tapos, ala na, hindi na sapat-sapat yung kinikita mo. Ibig sabihin, may ano pang nangyari dyan, gusto hatiin pa yung talent fee namin eh. Teka muna. So, aside from that, sabi natin, may ibang problema. Correct. Diba? Personal. Personal na problema. So, I decided to go home. Ano po yung last movie nyo, sir? Naalala nyo po ba? Bukas, sir, babaha ng dugo. Oo. Oh, wow. Galing ah. Alam na mga anak ko yan, lalo. Sir, iniwan nyo yung showbiz. Ano po pinagkabalahan nyo nun? Saan po kayo? Napunta ako ng Saudi. Okay. Kasi usong-uso yung Saudi, 1980. So, maaga pa po pala, no? 80s? 80s. Nung patap... Pero yung nag-retire kayo sa showbiz, anong taon po yun? 2000 na. Okay. Kasi bumalik ako after nung bumalik ako. Hmm. Eh talagang ano eh, yung sinasabi nila, once na you enter showbiz, you can never go out. Tama. Totoo yung sinasabi nila. So, nung bumalik ako, hinahanap ko yung showbiz. Balik ako sa showbiz. Yun na, napansin ako ng Regal. So, sinuntrata ako ng Regal. Ang boss namin si Dondon Monteverde. So, hello, Boss Dondon. Parang barkada lang yan, si Boss Dondon. Siya naging manager ko. Sa Regal Film. Kasi yung mga anak ni Mother Lily, kanya-kanya silang kanya-kanya silang project. Ang project ni Boss Dondon, puro action. Bumalik pala kayo ulit. Oo, bumalik ulit. After yun mag-Saudi. Oo. Okay. Balik ako ulit. Okay. 1986 ako nag-umpisa. Diyan sa Skonta, yung sinasabi ni Eddie. Apo. Yung kasama. Yun ang tambayan namin nun eh. Mm-hmm. Kaya kung gusto mo makakita ng artista, pumunta ka lang sa Skonta. Tama. Ando kami, kanya-kanyang forma kami doon. Kanya-kanyang pasig laban doon. Ganito kasi eh. Nung Skonta days, kaya tumatambay kami doon kasi yung mga umuupa doon sa mga building doon, mga producer. Tingnan nga, PJ, nandun eh. Yung mga booking office. Okay. Tapos kung saan nila pinag-uusapan yung pelikula. Halimbawa, nagano sila ng, ng pelikula. Tapos, ganito yan. E di, nag-uusap sila sa taas, sa building. Sino ilalagay natin dito? Kaya kami nandun. Sino ilalagay natin dito? E di, pasyal sila. Dudungal daw sila sa bintana. Sino ba yung nandyan? Ayun, si ano, si Alex David. O, ilagay mo. Pababain nga yung leg man. Sir Alex, bakit ka sa ano? Ikakas ka sa... Hindi na mahirapan yung leg man sa ano? Hindi na. Kaya kami, para kami mga isdang binibingit doon. Na pag nandun kami, forma kami ng forma doon. Tapos pag inga, dahil nag-schedule sila mga artista. Gano'ng kahirap mag-artista, sir? Mahirap. Kaya lang, kasi pag ang trabaho, gusto mo, masaya ka. Kaya nung sabi niyo po sa akin kanina, umuwi kayong gutom, umuwi kayong pilay, masamang galit, mainit ang ulo. Bakit po? Bakit hanggang sa kabila nun eh? Kumisa, hindi ka babayaran. Nangyayari, no? Oo, nangyayari. Kaya lang, mahal niyo kasi. Mahal ko yung trabaho ko. Passion niyo kasi. I mean, yun nga, uuwi kang gutom. Minsan, talagang asin wala. Pero nung inabot ko na nga, yung nasa Regal na ako, hindi na ako nagutog. Kasi nag-taxi kami. Ang service ko, pito yung taxi ko noon eh. So yung mga dami, sir, mga taxi ko, pag binebreaking ko, yun ang pinashooting ko. Totally na iniwan niyo yung showbiz. Ano pong pinagkaabalahan niyo, sir? Nasaan po kayo na? Nasa province? Nag-stay po kayo dyan? Nag-stay muna ako dito. Okay. Alam mo ba, nagtinda akong ice candy sa Luneta. Alam na po? Oo. Pumasok ako ng garment factory. Siyempre, may edad ka na. Apo. Hindi na katulad doon. Hindi ako gumagamit sa salamin. Ay, tutuso ko yung karayom. Sinuli. Kaya yun ang isang dahilan pa. Kaya ako umuwi doon sa probinsya. Tapos doon naman, nagtinda-tinda ako doon. Sir, nami-miss nyo ng showbiz, sir? Ay, yes. Talaga. Ibig sabihin, sir, kung may offer ba, kaya pa po ba? Huwag lang bold. Huwag lang bold. Different opinion. Ang sabi niya,
Les, kaya niya, paglundag mo dyan, sasabayan ka ni Soren Legaspi. Mm. Magkakaroon kayo ng fight scene dyan. Babas, teka muna, pwede, pwede. Tama, tama. Eh yun, actually, may dagdag yun eh. Mm. Pero hindi ako ganun eh. Hindi ako mahilig sa ganyang magpadagdag. Never si Boss Dondon. Apo. Hindi ako nagkanda pilay-pilay ako dyan, pero hindi ako nagpapadagdag. Katulad nung sakay sa helicopter, may dagdag yan. Apo. Sa talent fee. Apo. Tsaka yung mga nilalagyan ng, may tawag doon eh, yung nilalagyan ng lubid? Yung kable? Apo. May tawag doon, nakalimutan ko na tawag doon. Oh. May ano din, extra pay. May, pero ako, never. Hindi ako naging ganun. Oh, maski ganun. Sa ang... Mm. Basta kung anong gusto mong ibigay, sige. Ganun ako. Oh. Hindi ako naging problema sa talent. Okay. Ah, talaga po? Maging kayo, hindi niyo ako problema sa talent. Sagit niyo yan, sir, no? Gusto niya pong bumalik. Ano yung masasabi niyo dyan sa nagagawa ngayon ni Coco Martin na natutulungan niyo? Sa palagay niyo po ba, sir, yung project niya na yan, umpisa na po ba yan na maaaring bumalik yung action ulit? Mga sa Big Cheaters? Yes. Sa palagay niyo po ba may chance na bumalik po yun? May chance kung mawawala yung piracy. Yan. Pero once na hindi natigil ang piracy, hindi makakabalik ang action movies sa mga movie cheaters. Kasi malaking gastos. Tama. Tapos pipiratahin lang. Tapos, nandun pa sa editing studio, nandun pa rin sa laboratory, makikita mo na yung mga anino doon sa, di ba? Tama po. Yan number one na pumatay sa ano, sir, no? Yes, katulad yung sinabi ng mga kasama ko, talagang yan ang pumatay sa amin sa industry. Kaya, yung sinasabi ni Eddie nga, maski si FPJ, talaga ng control gumawa ng ano, atras siya. Because, ang piracy talagang matindi. Sino pang manonood naman? Tatlo isandaan yung pelikula. Tama po. Di ba? Magkano bayad sa sine? O tapos magkano bayad sa sine? Magkano yung ginastos ng producer? Milyon. Tama. Ang alam ko dyan, ang pinakamababang ano yan, 30 million. Si Fernando po nasa 40 to 50 million. Nakita mo na ang quality ng pelikula niya. Yes, yes. O, kaya ngayon, ang nangyari, nagano na sila sa ano sa mga quickie mga palabas katulad ng mga drama, mga parang Korean novela, ganyan, mga short films. Oo, na hindi masyadong magastos. Tsaka na po na Moray. Apo. Jubel. Ang pelikula ngayon noon lumalagari. I mean, hindi sabay-sabay. Ngayon simultaneously hanggang Cebu, hanggang kung saan para yung piracy. Ginawa nila 'yun. Oh. Ngayon ginagawa nila. Hmm. Yung lagari, yung apat na cheater, isang pelikula lang yan, isang apo. Film lang yan. Ginaganyan-ganyan, nililipat-lipat. Yun ang mga lagari boys na tinatawag. Yung mga ngayon, para maiwasan yun, para maano nila yung piracy, ginagawa nila sabay-sabay. Eh, isipin mong bawat isa yan, gagawa mong kopya. Oh, eh, bilaking gastos nun. Oo nga. Diba? Para lang kung ngayon, kaya siguro ginagawa nila yan. Medyo kumikita pa sila kaysa yung isa lang na yung nilalagalagari nila kasi naunahan sila ng piracy. Correct. Yung sinasabi mo, pinaka-break ka mo kay Coco, yung ginagawa niya, sa ngayon makikita ko, for television. For television? Oo. Kasi yan, mahirap na i-piracy yan eh. Mahirap na i-pirate. Kasi palalabas din. Ginawa mo kayo, palalabas na. Tapos na. Tapos, ang maganda pa rito, may commercial na. Kaya ang masabi ko doon sa sinasabi mo, Ryan, na babalik. Kung mawawala ang ano, kung mawawala ang piracy yung number one dyan. Mahirapan sumpuin yan, sir? Mahirapan lalo na sa kasi, technology ngayon? Oo. Hi, thank you very much, Ryan. At sa pamagitan ng channel mo, nagkaroon ng pagkakataon para makumusta, ma-hello ko yung mga kaibigan ko, mga naniniwala pa sa akin na mga fans? Yes. Yung mga kaibigan na lang, fans. Dami kayong fans. Eh. No, mga kaibigan ko, tsaka yung mga talagang nagre-request sa akin para pinagod nyo pa si Boss Ray. Hindi po, sir. Thank you very much. Pero napakalaking tulong po ito dahil talagang gusto kong bumalik sa pelikula. Talagang, in fact, noong pang sa probinsyano, dahil yun na nabalita ko si
si Director Coco, eh, naghahanap talaga, hinahanap kaming mga lumang artista. Yan. Oo. Oh. Kaya sana po, Direk Coco, at saka si, si Senator Lapid, andiyan ka, sana may sama ninyo ako dyan. Umasyal na kami dyan sa Batang Quiapo, hindi lang kayo nagsishooting, pero inaabangan ka namin. Kaya thank you very much, Ray, sa aking mga kaibigan, sa mga sabihin nating mga kaibigan ko na nakakaalala pa sa akin. Sana po, asahan nyo po, in God's will, makakabalik po tayo dyan through this channel, channel ni Ray TV. Supportahan po natin si, si Ray at si Jubel. Ray TV po, huwag nyo pong kalimutan, meron po silang gintong puso para tumulong. Hindi lang po dahil dito sa pagbablog, pero ang nakita ko po sa kanila, talagang gusto po nilang tumulong sa mga taong katulad namin na gustong magkaroon ng pagkakataon. At talaga naman pong pinasasalamatan ko talaga. From the bottom of my heart talagang nadarama ko po yung intention nila na doon. May puso po sila na tumulong sa kapwa namin na medyo nawalan na ng trabaho. Hindi lang medyo pala, talagang nagutom kami. Nagutom kami sa nung mawalan kami ng pelikula. Kumbaga sir, gusto lang namin kayong i-update na nandito pa kayo. Oo, at pwede pa, pwede pang seeking and alive pa. Yan. Seeking alive pa. Pwede pa. Direk Coco, sana naman po bigyan niyo ng pagkakataon si Sir Alex David. Yes po. Malaking asset po yan para sa ano, Batang Quiapo. Oo. Wala pong problema sa akin. Yan. Pagdating sa talent fee. Pati maski siguro naman po sa konting acting, kaya pa. Tsaka malapit lang, sir, no? Dito lang kayo sa Tumbo. Oo, dito lang. In fact, noong Biyernes nga, pumasel na kami doon. No, sa Quiapo. Opo, opo. Una-una, deboto rin kami ni Nazareno. Kaya yes, every Friday nando kami ni Mrs. Kaya tuwan-tuwa, yung pamilya ko, tuwan-tuwa at nabisita mo, yung kami, nabisita ko kayo dito at napakasarap naman na madama yung isang taon nyo na pala ako. Totoo yun, sir, promise. Thank you very much, right? Thank you very much. Tsaka nagpapasalamat din po ako, sir, kasi pinabigyan nyo po kami. Pinalakan nyo kami ng interview. Anytime. Siyempre, isa po kayo sa mga inahangaan ko, sir. Thank you, thank you. Yes, oh, thank you very much, right? Thank you very much. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ito na ang simula ng pagkakaibigan natin. Yes, ito na ang simula ng pagkakaibigan natin. First. Kasi ako, sa bawat mga taong nakakasama ko, gusto ko maging friends ko. Sana, sir. Ganun ako. Yes, apo. Kapamilya ko, ganyan. Katulad din ni Direk Coco, yung mga narin na pinanood ko yung ano niya, yung mga press con niya. Yes. Kung anong intention niya, paano, yung napaka, ano niya, napaka, napaka, hindi mo wala to, Direk Coco, napaka dakila mong tao, gusto mong tulungan lahat. Ang dami niya natutulungan, oo, sir. Kaya, ilista mo na ako dyan. Yan. Siyempre. Siyempre. Senador Lapid. Baka, Bekene men. Automatic yan, Senador. Hindi na kita nadadalaw, Senador. Pero hindi ka nawawala sa sa ano ko, sa butuhan. Yeah. Lagi ka number one sa akin. Siyempre. Okay. Pagdating sa butuhan. Hindi man tayo nakikita, pero hindi kita nalilimutan. Alright, sir. Okay na po yun, sir. Maraming maraming. Thank you very much. Thank you po. Thank you po. Thank you. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.